mga ka-subscriber ko. Ito na naman po ang inyong Chef Leon Palma na nagbabalik sa aking YouTube channel at patuloy na aking pagbibigay at pagtuturo sa aking mga niluluto. At ito po ang mga tutorial video ko. Ngayon naman ang aking ituturo sa inyo kung paano tayo gumawa ng ating bopis. Ito, papakita ko sa inyo ang paunahan nating sangkap. Ito po ay ang ating onion. Yan po ang ginger. At ang garlic, papakita ko, ihabol ko sa inyo ang garlic mamaya kasi nasa freezer pa. Nakalagay sa ang freezer, garlic ko sa freezer. Tapos, ayan po ang ating carrots. Ready to go na ang carrots natin. At yan po ang ating bupis. At ready, nakachap na po ang bupis. At yan, napakuluan na. Ayan, at tapos ang pangkulay natin, ayan po ang mamasita. At mayroon din tayong chopped chili na. Mayroon tayong dahon ng paminta, laurel. Mayroon tayong black pepper. At mayroon tayong vinegar and lemon juice. Kaya ayan po ang ating mga pangunahing pangailangan sa ating pagluluto. Kaya ano pa, at ating umpisa na ang ating pagluluto at sundan ninyo, huwag kayong kukurap, at ito po ay ating gagawing dahan-dahan at ipakita natin ng maayos. Kaya sundan ninyo dahil malaki po ang aking lutuan ngayon dahil marami po ang aking niluluto. Ayan po ay 5 kilo na baga. No? 5 kilo po yan. Baga at saka ang baga ng baboy at ang at na puso ng baboy. Ayan po. Okay? Okay. Ilipat ko ang kamera ko sa kabilang side. Lagyan natin sa tripod para makikita ninyo ang aking pagluluto. Okay guys. Ito na. Mag-upisa na tayo sa ating pagigisa ng ating mga ingredients sa ating pagluluto ng bupis. Kaya yun. Natin. Ang una natin ilalagay ay ang onion. Yun na. Ang onion po ang nilagay ko ay 1.5 kg po ang onion. 1.5 kg ang onion. No? Lagyan natin ng 1 kg ng onion. At lagyan natin ng gandang bilip para sumingaw ang bango niya, ang aroma. Lagyan natin ng 1, 2, 3, 4, 5 na dahon. Lagyan natin. No? Lagyan natin doon. Lagyan natin hanggang magiging golden brown yan. Kapag hinihintay natin yung ating pinaglulutuan ay dapat natin malinis na. Kasi hinihintay naman natin yan. Dito naman ang golden brown yan. Kaya linis-linis lang tayo kung may time. Habang naghihintay, kaya kailangan natin magluluto tayo. Para pagkatapos ng luto, wala na rin tayong hugasin. Lahat ng ating ginamit sa pagpiprepare, hugas na rin. Kaya iwa. Parang hindi tayo matatambakan ng mga trabaho. Diba? Kaya matuto tayo maging multiple multi-tasking. Dapat tayo. Ito nga. Pagkita ko sa inyo. Parang mas magandang ililipat ko at mapakita ko sa inyo ang aking niluluto at ilalapit ko sa inyo. Mas maganda yatang ganun. Ang tripod ko hanggang doon lang siya. Gain mo. Yan. Adjust natin. Yan. Okay. Kasi masyadong malaki ang kaldero, hindi natin makikita yung nangyayari sa loob. Okay na yung kalahati. Makikita ninyo. Sa lahat ng pagluluto.
Simula dito kasi marami. Baka nagtataka ko, bakit marami kasi ang aking niluluto. Kasi kaya marami ang niluluto ko kasi ito ay mga supply po na mga ating mga mandaragat o yung mga dumadaong dito sa Southampton, mga bumibili ng pagkain o at saka yung mga Pilipino na nag-work dito sa ospital o po yung mga, lalo na sa mga Pilipino nurses, karamihan bumibili po sa aking mga niluluto. Ayan. Tapos pakikita ninyo, yan po ang ating onion. Ang kasunod po natin ilalagay dyan ay walang iba kundi ang ating garlic. Ito 500 grams po ang garlic na nilalagay ko. Ayan. 500 grams po yan. At natin haluhaluin ng mabuti. Pag medyo nahapok na po ang garlic o malapit na siya mag golden brown, atin na po isusunod ang ating ginger. Yan natin mag golden brown yan. Patuloy natin gagawin pag haluhaluin. Okay, atin tingnan na natin, haluhaluin na natin uli. Kung ready na siya, ready na ang ating garlic. Nag-start ng garlic sa onion. Ganyan na po siya. Ngayon, nakasulit natin ilalagay ay ang ating ginger. Ang ginger po natin ay mayroon tayong dalang kilo na ginger. Ayan. Mayroon tayong kilo ng ginger na nakalagay dyan. Okay. Halo. Ating ginger. Okay. Okay, kunin ko ang ating ito na siya ngayon. Yan ang local light ng ating ginigisang mga gamit. Ngayon, lahat na natin ang ating cookies. Lahat na natin yan. Ito, ayun na natin. Ayan, haluin natin ng maayos para mag-blend yung lasa ng ginger at maayos na siya. Parang masarap siya ang mawala ang lansa. Dapat nakahalo siya ng maayos para yung lansa natin mawala. Kasi alam mo naman ang baga ay malansa talaga siya. Ngayon gawin natin ang black pepper. Ayan. Gawin natin. Haluin lang natin ang haluin yan hanggang mag-dry siya ng konti bago natin lagay ang binigay. Okay. Tingnan natin uli. Ito na po ang ating bupis. So, it's ready na po natin siyang timplahan. Ready na po siya. Kaya lagyan na natin siya ng salt. Ito ang salt.
1 cooking spoon salt. Tapos ilagay na natin ang ating vinegar, no? Ayan. Vinegar, lagyan na natin. Kalahating buti ng vinegar na ito ay 1 liter, 500 ml po na vinegar. Ito po ang lemon juice. Mayroon tayong 1 liter. Lagyan po natin. Tatsahin na lang natin. Ayan. Tatsahin na lang natin na kasi ito. Pwede natin lagyan ng aso mamaya. I-adjust natin. Pero at least may mga tatsahin natin na ang lemon juice natin ay nasa 300 grams. Tansa lang. Pero alam ko naman na hanggang saan lang ito. Ayan. Okay, kalahating litro din ang ating vinegar. Kaya natin kumulo, huwag natin galawin para hindi ma sira yung ano ng ating suka. Kasi ang suka, pag hinalo-halo mo dyan, pangit ang labas ng lasa. Kaya may siya vinegar reaction. Okay, balikan natin ito mamaya-maya na konti. Ito pa kumulo, tatagal pa yan, tatagal. Okay, continue tayo sa ating pagluluto sa ating bupis. Ngayon ay kumukulo na po ang ating bupis mix. Ngayon, titingnan natin kung ano na ang improvement sa ating pagluluto. Okay? Kung meron tayo, tingnan natin kung anong improvement, kung tama ba ang alat, o i-adjust pa natin. Looking siya. Ilalagay na natin ang ating carrots and radish. Dataka kayo, bakit may radish yan o carrots? Wala pong problema. Kaya nang gawin natin healthy tayo, healthy living. No? Gawin natin ating pagkain na healthy. No, ayan o. Siya. Ng ating bupis. Ganda ng kulay niya kasi nandiyan may kulay puti siya, may kulay dark at may kulay orange. No? At ilalagay na rin natin ang ating aswiti. No? Natin. Aswiti, tatlong aswiti po ang nilagay ko. Tatlong bucket ng aswiti. Nahulog pa. Sayang, dumikit yung iba. Yan. Yan po ang aswiti. Pinilagay. Okay. Yan na po ang aswiti. Tingalo-haluin. Yan na po ang ating bupis. No? Maluto ito kasi nandiyan ang gulay, luluto lang natin ang gulay, tapos na yan. Kung naluto na ang mga gulay, yun yan. At ilagay na rin natin ang ating chopped na chili kasi para sa akin gusto ko manghang, kaya ka dapat may chili. Kaya sabi ko, ito lagi kong sinasabi sa inyo, ang mga niluluto ko ay, ito ay sarili kong version. Ito po ay version ko. No? Kung meron kayo natitikman na bupis na iba,
version nila yon. Yun ang gusto nilang mangyari sa ilang niluluto nilang ulam. Ito naman ay sarili kong version. No? Kaya pag hindi gusto niyong sumikat, yun, no? Gusto niyong sumikat sa pagluluto, dapat meron kayong sarili-sariling version ng pagluluto para yun ang laging balik-balikan ng tao at doon kayo makikilala sa version ninyo na inyong pagluluto. Yan, no? Kaya ako, lagi akong kakaiba na magluluto. Laging may choice, mayroong twist sa aking pagluluto. May twist lagi. Kaya nga ako, 4 na taon na nag-uwi ng award sa pakuntis dito sa UK, sa Salon Colonial Competition. Kaya apat na taon din akong nakapag-uwi ng award. Kaya dahil lagi akong nagtutwist ng ating luto na pagkain. Natikman natin uli bago natin i-adjust kasi may kulay na yan. Lagyan natin ng liquid kasi para maluto yung kulay natin. Water na 800 ml na water. Yan. At hintayin lang natin na kumulo yan, no? Okay, balikan natin may konti. Okay, mga ka-idol, ito na po ang finish ang ating bupis. Titingnan natin kung ano lang sitwasyon ng bupis natin at ating munang titikman. No. Okay na, finish. Pag-finishing touch na tayo, luto ng gulay. Kaya pag-finishing touch yan. Mahilig akong maglagay ng flour, cornstarch pala, para ang sabaw hindi kumakapit ang mga sauce ng ating nilulutong bupis. Kaya ito, para hindi kumalat ang sabaw pagdating sa plato, para hindi dirty tingnan. Kaya lagyan natin ang corn flour o cornstarch. Ayan, lalagyan na natin. Ayan, okay na siya. Ngayon titikman natin at atin na itong ilalagay ko sa plato ko dahil nagugutom din ako, gusto kong kumain at ang kakainin ko ay ang bukis na ito na ang bukis. Okay na, yan ang ganyan siya, oh. Yan. Kaya hindi siya makalat pag nilagay sa plato. No, okay na yan. Okay, kain na. Ngayon, titikman na natin. Kain na tayo. Ako'y kakain muna. Ngayon. Kain na tayo mga ka-subscriber ko. Ang sarap. May kick siya ng anghang. Kaya kailangan ko ng drinks.
muna ko ng water. Ayan. Kain muna tayo, mga kabarangay. Kain-kain. Aking may bahay medyo kaming pagkain kaya ito inisin ko lang yung pagkain ng okay nakulugan. Kain muna tayo, kain. Hindi tayong kumain. Sarap, sarap. Parang kailangan kong mag-brandy dito kayo mag-biscuit. Pawisan ako dito. Tumutulog ilong ko. Sarap. Nangyari, hinalo ko na sa kanin. Para nasa sa buhol ako. Ganito kami kumain. Bilis kong kumain, no? Wala pang 15 minutes yet. 10 minutes. Ubus ko lang to. Para hindi nanginom mo yan ang kinakain. Okay. Kaya na tayo. Okay.